mga award-winning entrepreneurs na sila Boss Carlito Mga Dangdang at Boss Jonathan. So, yan, yun sila bossing, no? Sorry. Okay, anyway, mga katoktok, no? Para mas makilala, maunawaan naman natin kung paano ba gumagana sa Toktok, pag-usapan din po natin how does Toktok works. So, paano ba tayo gumagana as Toktok? Actually, katoktok, hindi naman tayo nalalayo doon sa mga nakasanayan na natin na nakikita sa kalsada na delivery service. Gaya ng kumpanya ni Lala Move, ni Grab, ni Mr. Speedy na borso na ngayon at marami pang ibang delivery service. So, yung mga customer nila, parehas din po ng mga customer natin. Pag magpapadala ng mga package, documents, food, gift, even large parcel, yan po ay ibubuk naman nila dito sa ating Toktok app. So, yan yung customer app natin ng Toktok na ginagamit nila sa pag-booking. Okay, and after po nilang mabook yan, i-confirm naman po ng system natin yan and then ino-notify naman kayo ang mga rider at driver sa pamamagitan naman po ng Toktok driver app. Ikaw naman, mga katoktok, pag na-receive mo na sa driver app po na may booking, ganito ka lamang kasimple naman kikita dito sa Toktok. Ang gagawin mo lamang, i-accept yung mga booking na gusto mo, pick up and sa pick up location and deliver sa drop off location hanggang sa makarating na ito sa recipient. Kikita ka na. Ulitin ko, katoktok ka, para kumita ka dito kay Toktok, i-accept yung mga booking na gusto mo, pick up and i-deliver, kikita ka. Malinaw po ba sa lahat yan, mga katoktok natin dyan? Yan, so malinaw na malinaw, no? At kaya naman, katoktok, pag-usapan din po natin yung ginawa ninyong online registration para maging rider o driver ni Toktok. Lahat po ba dito, tama po, eh, nag-register na online para maging rider o driver? Okay, so kung matatandaan ninyo, mga katoktok, doon sa inyong ginawang registration para maging rider o driver, meron kayong nilagay doon na mobile number at password. Tama po ba, katoktok? Natatandaan nyo pa, may nilagay kayo? Okay, very good. Yan po yung magiging login credentials po ninyo doon sa Toktok driver app natin. Yung mobile number na na-register mo, yun yung magsisilbing username mo sa pag-login. At yung password po na inyong niregister, no, doon sa ating registration, yun din yung gagamitin mong password sa pag-login. So, alam mo na ngayon, katoktok, kung paano mag-login. Yan, okay. Anyway, mga katoktok riders at drivers, after nyong mag-login, tama po ba? Lahat kayo ay nakareceive na, nakatanggap na ng text message na 2 to 3 days daw ang evaluation ng inyong application. Tama po ba, mga riders at drivers natin dyan? Okay, after nun, katoktok, pag na kayo po ay na-approve na, no? Na maging rider o driver, ang susunod yung matatanggap na text message ay yung welcome sa Toktok. Ang request mo maging rider o driver ay approved na. So kapag natanggap mo na yung ganyang mensahe ka Toktok, ibig sabihin nun, po kayo para maging rider o driver ng Toktok. At ibig sabihin lang din nun ka Toktok, meron na rin po kayong access doon sa ating Toktok driver app. So, subukan mo nang i-download yan, yung Toktok driver app natin, at subukan nyo na rin pong mag-login para makita nyo na katoktok ano yung nilalaman ng ating Toktok driver app. Malinaw ba yun sa mga riders at drivers po natin? Okay, so after nun, katoktok, susunod nun, kinakailangan nyo na pong kompletuhin itong pre-boarding requirements na nakikita nyo sa inyong mga screen. Okay, so unang-una, kinakailangan nyo pong mag-register dito sa Toktok Wallet. Yan. Okay, mamaya ipapaliwanag ko yung Toktok Wallet na yan, ha. Pero ang pagre-register niyan, katoktok, kinakailangan nyo pong i-download yung customer app po natin ng Toktok. Doon po kayo magre-register ng Toktok Wallet. Malino ba yun sa mga riders at drivers po natin? Okay. So after niyan, katoktok, doon sa mga riders, ang number one requirement mo para makabiyahe, Toktok insulated bag. Hindi kayo pwede magbiyahe nang wala pong Toktok insulated bag, ha? Paalala lang. Okay, mabibili nyo po yan doon sa inyong mga operators. Ang official na presyo niyan, 2,000 pesos. Okay, next, Toktok uniform. Pero linawin ko lang katoktok, ha? Wala pa tayong official uniform ng Toktok. So kung ano man po yung i-offer sa inyo ng inyong mga operator na Toktok uniform, or mabibili po ninyo sa mga marketplace, yan po ay pinahihintulutan naman ni Toktok. So, yung presyo po ng uniform, sa kanila na po manggagaling yan. Okay, next, Toktok ID. Available din po yan sa inyong mga operators. So, pwede kayo maghingi ng template ng Toktok ID. Paprint po ninyo, lagyan ng ID picture para magamit nyo as your Toktok ID. Kung wala namang copy yung operator mo ng template ng ating Toktok ID,
pwede rin naman po kayo mag-request, no? Email lamang po kayo sa hello@toktok.ph. Malinaw po ba lahat yun, mga riders at drivers po natin? So after nyan, katoktok, meron ka ng access app natin dahil pasado ka na at nakumpleto mo na itong pre-boarding requirements, pwede na po kayo mag-umpisa. Okay? Ang kulang mo na lang dyan para makabiyahe ka, maka-accept ka ng booking, yung top upload dyan sa iyong TokTok driver wallet. So ano po ba yung top upload na yan? Ano ba yung TokTok driver na wallet na yan? Mamaya ha, katoktok, talakayin po natin yan. Pero bago yon, alamin muna natin yung ating riders and drivers image. So ano ba dapat talaga ang imahe ng isang TokTok rider at driver? Sabi ng mga bossing natin, dapat medyo naiiba raw tayo, ha? Doon sa mga nauna na delivery service. So dito natin nabuo yung ating tagline na kapag TokTok rider ka, TokTok driver ka, pogi ka. Malinis umarap, maayos kausap. Dapat pala tayo mga TokTok riders at drivers, eh mga pogi. Mala Alden, Richard at Daniel Padilla ang dati kan. So patingin nga muna ako mga katokok kung talaga bang pogi tayo mga riders at drivers dyan. Ayan, o, di ba mga katoktok? May pagkagat labi po. Okay? So dapat ha, ganyan na ganyan po tayo lagi ka pogi. At tuturuan ko pa kayo kung paano pa mas lalong mag-poging rider at driver ng toktok. So umpisahan natin, no? Dito sa ating face, no? Dahil alam naman natin may virus pa rin hanggang ngayon, always wear face mask pa rin. At yung ating mga balbas at bigote katoktok, regular natin i-shave yan or i-trim. Next, yung uniform. Yung buhok pala, sorry, no? Always maintain a well-groomed hair. At kung sakaling long hair ka, pakitali na lang, katoktok, no? Para presentable pa rin tayo. Okay? Uniform. Keep toktok uniform neat and tidy and maintain your hygiene to avoid body odor. Work ID card, dapat lagi mo suot yan pag mag-deliver ka. Belt and pants. Tighten your belts. Avoid wearing loose pants. At yung ating kamay, dapat lagi malinis. No? Lalo na sa panahon ngayon, katoktok, ha? Kung wala kayong mapapaghugasan palagi ng iyong kamay para protektado tayo, magbaon po tayo ng mga alcohol or hand sanitizer. Okay? At do not wear slippers and sandals and wear dark colored shoes or any type of closed shoes. Dahil tama po ba, mga riders dyan at drivers, meron tayong umiiral na batas ngayon dito sa Pilipinas na ipinagbabawal pong magmaneho yung nakatsinelas at sandals. So sundin natin yun para hindi naman tayo matikita. Malinaw po ba yan sa mga riders at drivers natin? Yan, okay. At ngayon naman, katoktok, alam ko, gustong-gusto mo na itong malaman. Magkano po ba ang pwede kong kitain, no, sa toktok? So, ito yung ating toktok rate. Pwede nyong screenshot ito, katoktok, para hindi nyo po kailangan pang isulat. Okay na po ba? Na-screenshot na? Okay. So, kung mapapansin ninyo, mga katoktok, sa bawat unit po, no, ng sasakyan, eh merong kanya-kanyang base rate at succeeding kilometers. Tama po ba? Yun yung nakikita nyo sa inyong screen. Okay. So, yung base rate na yan, katoktok, para lang mas maunawaan po ninyo, yan po yung rate ninyo kapag pinick up mo yung item kay customer sa pickup location at umandar ka ng 1 kilometro papuntang recipient. Okay. Eh sir, paano pag hindi umabot ng 1 kilometro? Katoktok, hindi na magbabago yan. Base rate na po natin yan kahit hindi umabot ng 1 kilometro yung pag-deliveran ko. Eh sir, paano naman pag umabot naman ng 5 kilometro? Lumagpas ng 1 kilometro yan. Diyan na papasok yung ating succeeding kilometer rate. Bawat kilometrahe, yan po yung madadagdag. Malinaw po ba yan sa lahat ng riders at drivers po natin? Okay, doon sa mga bago, at alam ko, yung iba dito talagang ngayon palang magra-rider, ngayon palang magde-driver, para mas maunawaan yung mabuti, ito yung ating example, no? Na kung paano nakukumpute yan sa app natin para mas maunawaan nyo. Okay? So, gaya ng aking pinakita kanina, yung base rate po ng motorcycle, 60 pesos. At yung succeeding kilometers niya, 5 pesos. Tama po ba? Yun yung nakita natin kanina. Okay, so ganito yan. Katoktok. Halimbawa, kayo po ay magpipick up dito sa may Parañaque City at i-deliver nyo po yan sa may Quezon City. So, approximately, nasa 24 kilometers ang layo niyan mula pick up point hanggang drop off point. Okay? At ganito naman po yan i-compute ng system natin. So yung base rate niyan o yung first kilometer niya dun sa 24 kilometers, ang rate doon 60 pesos. At dahil lumagpas siya ng 1 kilometro, 24 kilometers yan, magkakaroon na po yan ng succeeding kilometers rate. So yung magiging succeeding kilometers niya, 23 kilometers. Kasi may rate na yung first kilometer mo. Tama po ba, katoktok? So, yun naman po yung imumultiply nyo
ng 5 pesos. So 23 kilometers multiply po natin ng 5 pesos equals 115 pesos. Okay, ngayon i-total na natin yung base rate mo na 60 at yung succeeding kilometers rate ko na 115. So sa madaling salita, sa 24 kilometers mula pick up at drop off na biniyahe mo, ang magiging delivery charge niyan o delivery fee na makikita mo sa iyong app, 175 pesos. Maaaring masingil mo yan, katok-tok, ng cash. Or maaaring masingil mo yan through online payment. Malinaw po ba yun sa lahat ng riders at drivers po natin yan? Kaya doon sa mga magtatanong, katok-tok, na, sir, paano yung sahod tuwing kailan? Actually, katok-tok, on the spot nyo makukuha yan. Once na nag-deliver kayo, nag-pick up, nag-deliver ka, masisingil mo na yung cash. O kaya naman, pag na-complete transaction mo, mas makukuha mo na yung online payment. Kaya walang sahod dito, katok-tok ka, dahil on the spot, makukuha mo kagad yung bayad. Malinaw po ba yan, mga riders at drivers? At yung mga magtatanong din, katok-tok, na, sir, ano po ba ang kaibahan ng rider at driver na may operator at walang operator? Wala pong pinagkaiba yan, katok-tok. May operator ka man o wala, kung ano yung pinakita kong rate kanina, same rate lang po tayo. At ang kagandahan pa rito, kahit nasa ang parte ka man ng Luzon, Visayas, maging Mindanao, magkakaparehas lang po tayo. Klaro po ba sa lahat ng mga riders at drivers? Yan! At alamin naman natin, katok-tok, eto na yung binanggit ko kanina. Yung Toktok wallet. Yan, okay. So katok-tok ha, baka malito kayo ha. Yung kaninang binanggit ko na Toktok driver wallet, iba po yun sa Toktok wallet. Mamaya may kita nyo kung ano yung pinagkaiba ng dalawa na yun. Okay, so dito muna tayo sa Toktok wallet. Okay? So si Toktok wallet po ay isa pong digital wallet. So familiar naman kayo kay GCash, di ba mga katok-tok? Thumbs up na po, familiar kayo kay GCash. Okay, so parang ganun yan, no? Parang GCash yan. Na-aprobado din po tayo at pinayagan ni Bangko Sentral ng Pilipinas para i-operate yan. So yun yung ating certification, no? Kay Bangko Sentral ng Pilipinas. Okay? Anyway, katok-tok, mabalik tayo sa ating usapan. Ano po ba yan Toktok wallet na yan at saan gagamitin? Yan. So si Toktok wallet, gaya na sinabi ko, isa po yan digital wallet. At gagamitin po yan sa mga online payments. Okay, tandaan nyo, katok-tok ka, pag hindi kayo nag-register dyan sa Toktok wallet at hindi kayo na-approve bilang Toktok wallet user, hindi nyo po ma-accept yung mga booking na online payments. Pati po yan sa food, katok-tok ka, hindi nyo rin po ma-accept yung mga booking ng Toktok food pag hindi po kayo rehistrado dito sa Toktok wallet. Malinaw po ba sa lahat ng riders at drivers? Okay, kasi dyan yan papasok eh, yung bayad sa inyo. Okay, so check na natin katok-tok, paano ba mag-register dyan sa Toktok wallet na yan? Okay, so eto po yung ating video, panoorin po natin kung paano tayo makakapag-register. How to register to Toktok wallet? Go to the Toktok app and click on the Toktok wallet tab. Click the Verify Now button. Fill out your personal information. Upload your valid ID. Any government-issued ID, like passport or driver's license, is accepted. Verify your identity by taking a selfie. Review and confirm your details. Don't forget to read and accept the terms and conditions. Wait for registration confirmation and start using Toktok Wallet. Download the Toktok app now. Register the Toktok Wallet now. Yan, katok-tok ha. Ang pagda-down, ang pagre-register dyan, kailangan nyo po i-download yung customer app natin ng Toktok. And then doon po kayo magre-register. Paalala lamang po ha, mga katok-tok, yung mga magre-register dyan. Gaya ng pinakita kanina sa video, yung pag-picture po natin ng ID, dapat malinaw. At paalala ko lang din po, katok-tok ha, ang tinatanggap lang po natin na valid ID ay yung mga ID po dito sa Pilipinas. No, yung mga bisita nating operator diyan, huwag po kayong magse-send ng ID
na ID ng ibang bansa. Kasi bine-verify po namin yung mga address nyo po doon sa ID na nakalagay dyan sa inyo. Malinaw yun sa mga riders at drivers po natin. Okay. Anyway, isa pang gamit ng ating Toktok Wallet para lang saka naman ninyo, ka-Toktok, may kakayahan po yan mag-transfer ng Toktok Wallet to Toktok Wallet. At meron din po yan kakayahan mag-transfer na mag-cash out. So kung ano man yung mga kinita ninyo sa online payment, pwede nyo po yan i-transfer sa personal nyo na bank account. Malinaw po ba yan sa lahat ng riders at drivers? Yan! Tata, para katoktok ha, i-ano ko lang din sa inyo. Itong Toktok Wallet na ito, nailabas na rin kahapon para sa mga customers po natin. So dito mga katoktok, may iwasan na natin dito yung mga kinakatakutan nyo po na scam na booking. Dahil dito, makikita na po talaga natin yung itsura ng customer natin sa Toktok Wallet. Okay, tandaan nyo ka-Toktok, hindi po i-approve yung mga magse-selfie na walang hawak na ID. Maging sa mga riders po natin na pag nag-register kayo, dapat ang selfie nyo po, hawak nyo po yung ID na pinasa ninyo. Malinaw po ba yun sa mga riders at drivers? Yan, okay. Anyway, mga ka-Toktok, alamin na rin natin, paano po ba gamitin yung Toktok Driver app? Eto, kasi ka-Toktok, tama ba? Yung iba ditong nag-attend, mga lumang rider na at gusto nang malaman ito. So kung nakapag-download na kayo, na-update nyo na po yung app natin, I'm sure ka-Toktok, malaki pong gulat sa inyo ito, no? Biglang nagbago yung appearance ng ating app at saka ang daming nadagdag. Tama po ba? Yung mga veteranong rider na dyan, na-Toktok rider na talaga. Okay, alam ko kaya kayo umatin dito para malaman nyo. Okay? So eto na po yung bagong update natin ng app. Okay, so ang makikita nyo po dito sa ating presentation, una, yung regarding po sa wallet natin, deliveries, orders, notification, profile. So unahin natin ka-Toktok yung sa wallet. Okay, gaya ng sinabi ko kanina mga ka-Toktok riders at drivers, magkaiba po si Toktok Wallet at si Toktok Driver Wallet. Yan, so magkaiba yan ha. Yan yung makikita nyo po dun sa inyong screen kapag kinlik mo yung wallet icon. Okay? So ka-Toktok, linawin ko lang, ang Toktok Wallet, isa po yung digital wallet. Itong nasa ibaba na Toktok Driver Wallet, isa naman po yung storage ng ipapatap upload nyo. Malinaw yun sa riders at drivers. Okay, so yun po yung kaibahan nilang dalawa. Okay, anyway, ka-Toktok, kung okay na kayo, na-download nyo na po yung Toktok Wallet po ninyo at nakapag-register na kayo sa Toktok Wallet at na-download nyo na po yung Toktok Delivery app or Driver app, kinakailangan nyo na pong i-link yan. Okay, so click mo lang pong link now and then, okay, sorry. Ayan. So, yung enter OTP ka-Toktok, yan yung in-register mong OTP doon sa Toktok Wallet po ninyo during registration sa customer app. So, ililink nyo lang yan, yung Toktok Driver Wallet mo at saka yung Toktok Apps. Okay, so kung okay na, successful na yan, ka-Toktok, ganito na po yung magiging itsura niyan. So, makikita mo na dyan, may laman na yung Toktok Wallet mo. Eh, kung may laman din yung Driver Wallet mo, ganun po ninyo makikita yan doon sa inyong Toktok Driver App. Okay? Next, ka-Toktok, meron din po yung mga transaction details, no? May history din po yan ng mga transaction ninyo pagdating sa Toktok Driver Wallet. Okay? Next. Okay, so pwede nyo rin pong i-search yan sa inyong Toktok Driver app doon sa Toktok Wallet. Toktok Driver Wallet. Okay? And then, next naman kay Toktok, itong deliveries. Sa deliveries po ninyo, ka-Toktok, ang magiging appearance niyan, iba-iba po yan ha. May ongoing, may pending, may completed, may canceled. Okay? Dito sa ongoing na to, ka-Toktok, ito yung mga na-accept ko na booking. Okay? Okay. So, yan yung magiging viewing nyo sa ongoing order po ninyo. So, makikita mo. Kung mapapansin ninyo, mga ka-Toktok, nakalagay na rin po dyan kung saan yung pick-up location at drop-off location. Okay? And then, okay, kiklik mo lang yung on the way to sender pagpapunta ka na po dun sa sender. Okay? Next, yung pending, ka-Toktok. Dito sa pending,
makikita mo rito, mga katoktok, yung mga inassign na booking sa inyo ng inyong operator. For example, yung operator mo, meron siyang personal na booking, and then inaccept mo ito, or papasok ito dun sa pending tab po natin dun sa Toktok driver app. Next, sa completed naman katoktok, dito mo naman makikita lahat ng history na na-complete mo na booking. Okay? Next. Okay? So, may kita nyo rin yung details. Sa mga completed, click mo lang yung view order details. And then, yan na po. So, katoktok ka, yung iba kasi nagtataka, tinatanong sa amin, ano po yung delivery ID number? Katoktok, yun po yung unique ID number ng isang delivery. Kapag nagpa-follow up kayo, usually, yan po yung hahanapin ng ating mga CSR pagka kayo po ay may pinapa-update sa inyong app or regarding doon sa delivery po ninyo. Okay, so huwag kayo malito, katoktok ka. Pag sinabing na delivery ID number, ito yan, yung nandun sa may taas. Okay? Okay, next, sa cancel naman, katoktok, ganun din, may kita mo na rin yung mga kinancel mo booking. And then, check mo lang yung, click mo lang yung view order details, may kita mo na rin yung detalye ng customer na kinancelan mo ng booking. Okay? Next, katoktok, para naman sa mga orders. So, eto na. Yung una, ito yung may kita mo katoktok. Once na nag-pop up yung booking dyan sa inyong booking screen, ganito mo na may kita yan. No? So may kita mo dyan katoktok, naka-indicate dyan saan pipick upin, saan i-deliver, pagkaano yung babayaran ng customer, paano ito babayaran, babayaran ba ito ng cash, babayaran ba ito ng pabili, or magpapabili ba siya sa inyo. Yung pabili natin katoktok, ito po yung mag-aabono kayo ha. Katoktok ha, yung pabili service natin, mag-aabono po kayo dyan. Okay? Malalaman mo na rin katoktok kung yan ba ay express delivery. Okay? Or cash on delivery. Okay? Malinaw ba yan sa mga riders at drivers po natin? Okay. Next, after nyo pong maklik yan, yung order na yan, mga katoktok. So, dito na tayo. No? Kung yung na-accept mo katoktok ka driver, express delivery, may kita mo dito katoktok. Yung details niyan. So, ang pag-accept natin ng booking, ganun pa rin. I-swipe pa rin natin para ma-accept. Ito, kaso lang, nilipat siya sa may iba bang bahagi. Nakikita po ba mga katoktok driver? Okay, yan. Okay. So, nalipat, no? Okay. Next, katoktok, pag naka-indicate dyan, gaya na sinabi ko kanina, express delivery, at may kita mo na rin, katoktok, kung magkaano yung babayaran ng customer. At ang kagandahan pa rito, pag-click mo ng arrow down, andun yung breakdown. Nakikita po ba mga riders at drivers po natin? So makikita mo na yung breakdown kung ano ba yung o magkano ba yung charge para sa express delivery fee at saka yung delivery fee mismo. Okay? Okay. Ay sorry katoktok, hindi ko pala nasabi. Ito katoktok dito sa booking na to, naka-indicate dito na cash yung delivery ninyo. So gaya na sinabi ko, pag may naka-indicate dyan na cash, ibig sabihin nun, pagpunta mo sa pick-up location o doon sa drop-off, kung sino man yung magbabayad ng booking, ang sisingilin nyo po dyan, cash. Yan, okay. So eto naman katoktok, yung express delivery na nakatoktok wallet siya ang payment. So ibig sabihin na ito, katoktok, ito po, automatically, bayad na. Pero makukuha nyo lang yan, papasok lang yan sa Toktok wallet ninyo, katoktok, kapag kinumplit nyo po yung transaction. Tandaan nyo yan ha, pag cancel yan, hindi po yan papasok sa Toktok wallet mo. Malinaw po ba sa lahat ng riders at drivers na? Yan, okay. So ganun din, katoktok, may kita mo na yung details no, ng booking ngayon. Okay, kung magkano yung babayaran niya at pag kinlik mo yung arrow down, nandun na rin katoktok yung pinaka-breakdown po no, ng babayaran sa inyo ng inyong cost. Okay, next. Pag non-express naman siya, katoktok, riders at drivers, kung cash, ganito lang yung magiging order kakalabasan yan. So may kita mo doon, nakalagay naman, naka-indicate, cash yan. Okay, ganun din, may kita mo na rin, katoktok, kung magkano yung babayaran at pinaka-order details, nandun na rin. Okay, next. Kung yan naman po, katoktok, ay Toktok wallet, payment, ganun din. So naka-indicate na dyan sa ating app. Okay. May kita mo na rin yung breakdown ng payment ng customer. Okay? Next, kapag express delivery naman, tapos cash on delivery pa siya. Familiar naman tayo sa cash on delivery katoktok. Thumbs up na po yung mga familiar. Yung sa mga bago, ang ibig sabihin po ng cash on delivery po natin,
eh mag-aabono po kayo. Pag pick up mo ng item, aabonohan niyo muna. Malinaw 'yun sa lahat ng riders at drivers natin. Okay. So kung cash on delivery ka Toktok, okay? So ito po yung lilitaw diyan sa ating app. May naka-indicate na cash on delivery siya. Ngayon, so meron tayong dalawang type ng cash on delivery. Ito yung pipick upin mo, pipick upin mo, mag-aabono ka. Tapos pagdating sa recipient, babayaran ka ng cash. So ito yung indicator niyan, Katoktok. Okay? So ganun din, Katoktok, nakalagay na rin diyan kung magkano yung babayaran sa inyo ng customer, pati po yung breakdown. Okay? Kung yan naman, Katoktok, eh paid. Oops, sorry. Parang naulit lang. Okay. Okay. So yan naman, Katoktok, kung hindi naman siya express at cash on delivery siya, ito naman yung magiging appearance niyan doon sa ating app. Okay? Next, express delivery order naman siya, Katoktok. No? Kung cash, okay, naka-indicate na rin, pero pabili service siya. So, ibig sabihin ng Katoktok, iba din ang rate nito dahil pabili service po ito eh. May kita nyo na rin dito, Katoktok, magkano ba yung papaabonuan sa inyo? Naka-indicate dyan sa pabili service. Okay? At magkano ba ang magiging delivery fee niyan? Okay? Tapos yung nga pabili service fee. Okay? At dahil naka-express pa siya, meron din siyang additional 40 pesos. Okay? And then, dahil cash po yung nakalagay dito, no, sa may gilid, no, na babayaran niya, pagdating mo doon sa recipient, doon magbabayad sa iyo yan ng cash. Okay? Kung yan naman, Katoktok, ay Toktok wallet. No? Babayaran ka ng Toktok wallet at pabili service yan, ito naman yung magiging itsura niyan sa app mo. So, ibig sabihin yan, pag may tatak yan, pabili, tapos may Toktok wallet, ibig sabihin, babayaran niya ng Toktok wallet niya. Okay? So, gaya ng sinabi ko kanina, magiging bayad lang yan, papasok lang yan sa Toktok wallet mo kapag kinumplete transaction mo yan doon sa iyong Toktok app or Toktok driver app. Okay, so gaya ng sinabi ko rin, may kita nyo na doon Katoktok, yung pinaka-summary o yung detalye nung magkaano yung babayaran sa inyo. Okay, next. Okay, non-express delivery siya Katoktok, pero cash naman. Okay, so ganun pa rin. May kita mo rin dyan kung magkano yung babayaran. Okay? And then yung pabili fee. Pabili fee. Okay, next. Parang inulit lang yung slide. Okay. Skip ko na ito, Katoktok. Ayun din yung slide kanina. Okay, next. Ito naman, Katoktok, para sa ating Toktok food. Yan, alam ko. Excited na yung iba rito regarding dito sa Toktok food. Familiar po ba tayo sa mga voucher, Katoktok? Thumbs up nga po kung familiar naman kayo sa mga voucher. Okay, etong voucher na to, Katoktok, halimbawa, nagpa-prom. Tapos nasabihin na natin, may less 50 pesos yung booking na yon. Yun yung tinatawag na voucher. So, discuss lang natin regarding sa Toktok food dahil ito po ay ilo-launch na rin naman na. Okay? So, kung walang voucher po yung order ninyo sa Toktok food at paid by cash yan, so may kita nyo doon, Katoktok, Toktok food, tapos nakalagay dyan, naka-indicate, cash pabayaran ng customer. May kita mo na yung detalye dyan, Katoktok, kung magkano yung babayaran. At ang kagandahan dito, mga driver and mga rider po natin, sa Toktok food, kapag ka-merchant po natin ng Toktok food yan, hindi po kayo maglalabas ng pera dyan. Hindi po kayo bibili dyan. Okay? Malinaw yun sa lahat ng mga riders po natin. Okay, malinaw, klaro po yan ha. Kapag yung inyong transaction, kapag Toktok food merchant, hindi po kayo mag-aabono. Okay? So, tuwan-tuwa yung iba. Alam ko, yung ibang mga operator dyan na luma na nag-attend kayo. May mga ngiti na sa labi yan. Yes! Sa wakas. Okay, anyway. Mabalik tayo sa usapan natin. Katoktok. Sa Toktok food naman, pag Toktok wallet ang pambayad nila, ganun din. Nakitikiti dyan. Na Toktok wallet payment kaya. Okay? So, ganun Katoktok. Meron na rin nakalagay dyan kung magkano yung babayaran, no? Mo dun sa customer. Okay? Next, eto naman Katoktok yung sinasabi ko kanina, yung meron ng voucher. So kung halimbawa Katoktok, less 50 nga, di ba? Ano na mangyayari dyan sa app? So eto yung magiging itsura niyan. Kung cash babayaran sa inyo ng customer niyo yan, Katoktok. Okay? So naka-indicate dyan kung magkano yung babayaran. Makikita mo rin dito Katoktok,
kung magkakaano yung papasok dun sa Toktok wallet mo. So kung less 50 yung voucher natin, kung makikita nyo dito sa may dulo, yung naka-highlight na Toktok, merong 50 pesos na papasok na voucher dyan sa Toktok wallet mo. So kung gaya ng sinabi ko ka Toktok, kung wala ka pong Toktok wallet, hindi ka makakatanggap yan. Nakuha nyo yung punto, katoktok riders at drivers natin yan. Okay, kita nyo ha, cash nyo sisingilin, katoktok, pero may papasok sa Toktok wallet po ninyo kasi yun yung voucher. Kumbaga katoktok, kung 200 pesos yan, yung bill ng customer, yung 150 pesos, sisingilin mo kay customer. At yung 50 pesos, papasok naman doon sa Toktok wallet mo. Klaro po ba yung lahat, mga riders at drivers natin yan? Yan! Okay! Next, ayan, kung paid by Toktok wallet naman yan, wala ka ng problema dyan katoktok kasi lahat yan papasok sa Toktok wallet mo kasama doon sa voucher na yon. Kasama na yung voucher na yon. Okay, next. Okay, sa Toktok Mall naman, okay, ganun din sa Toktok Mall, naka-indicate na po dyan na paid by Toktok wallet yan. Okay? And then, notification. Yan. So, sa notification, mga katoktok, nakasulat na po dyan. No? Okay, hold on lang po. Okay, sa ating notification, ganun pa rin, wala namang pinagbago. Ang nadagdag lang dyan, katok-tok, meron na yung tunog. So may tunog na yan, tok-tok, gaganon yung ating app. So ibig sabihin nun, merong booking. At katok-tok ha, doon sa mga nagtatanong dito, eto madalas kasi itong nababasa ko sa social media. Okay, tinatanong doon, sir, bakit po ganun? Meron naman ako na-receive na booking. Okay? Meron pong notification na pumasok sa akin. Pero pagtingin ko po doon sa aking app, wala namang booking. Tama ba mga riders at drivers? Nakakaranas, lalo na yung mga tuktok rider na dyan. May mga factor kasi katoktok na dapat tayong tingnan kung bakit nangyayari dyan. Una, katoktok, eto ha. Kapag ikaw po, halimbawa ay nagpa-Facebook, nag-ML ka o nag-YouTube ka. Okay? Tapos may pumasok na booking sa'yo. Okay? Pag-click mo katoktok o ba't ganun, walang lumabas na booking. Huwag mong iisipin kasi katoktok na ikaw lang yung tao na nandun na toktok rider o toktok driver sa lugar na yon. Kasi marami kayo dyan, katoktok. Okay? Marami kayo dyan. Kalimbawa, katoktok, yung katabi mo, automatic, nakabukas na sa booking screen niya. No, yung toktok driver app niya, nakabukas na yung booking screen. Okay? Tapos sabay sa inyo papasok yan. Ikaw, naka-Facebook ka. Magbubukas ka pa lang ng app mo. Yung katabi mo, nakabukas na yung booking screen. Sa tingin niyo po, sino po mauunang mag-a-accept sa inyo ng booking? Nakukuha niyo yung punto ko, katoktok riders and drivers. Siyempre, yung nakabukas na yung booking screen, isa-swipe na lang yan. Katoktok, ikaw, magbubukas, maglo-loading pa yan. So, mauunahan ka talaga nun. Okay? At isa pang factor dyan, katoktok, kung minsan, doon sa lugar na napuntahan mo, mahina yung signal. Okay? So, ang tendency kasi niyan, pag mahina ang signal, katoktok, late dumating sa inyo yung notification. So delay yan, katoktok. No, pag mahina signal mo, ang tendency, na-accept na pala ng iba dahil ikaw mahina signal, dun mo palang na-receive yung notification ng booking. No, kung ano yung punto, katoktok riders at drivers. So malaki pong factor sa atin talaga yung internet signal po din talaga natin. Okay? Next, katoktok. So ang nadagdag ha, dun sa notification natin, dun sa bagong update, ang nadagdag, katok-tok, syempre may tunog na yan. May tok-tok, ganun. Okay, next. Profile. Sa ating mga profile, katok-tok, automatic yan. No, kailangan nyo mag-change ng profile. At pakiusap lamang sa mga riders at drivers po ha. Yung picture po dyan, huwag naman po si Naruto at si San Goku. O kaya yung anak po ninyo yung nakalagay. Pakiusap lang po, katok-tok, na nakatawa mang isipin. Pero ito po, babala ko po sa lahat ng mga riders at drivers na hindi po kayo ang naka-profile dyan sa inyong driver app. Automatic yan. Pagka nag-checking po kami, monthly po kayo may mag-checking, i-hold po namin yung account po ninyo. I-re-request nyo po yan sa amin ng unholding. No? At maglalagay na po kayo dyan ng profile nyo. Para hindi mangyari yan sa inyo, katok-tok, unahan mo na. I-update mo yan ng tama, ilagay nyo po dyan yung talagang kayo. Malino po ba sa lahat ng riders at drivers na? Okay. Ang pag-update yan, katok-tok, i-click mo lang po ito, no? Itong icon na to.
And then pamimiliin ka niya kung magpipicture ka ba ngayon o magsiselect ka na lang ng photo niya sa inyong gallery. And then kung ang take photo yan, katok-tok, picture mo yung sarili mo, selfie ka, and then upload, and then okay. So mapapalitan na po yung profile po niyo. Okay, next, yung pag-change po natin ng vehicle, no? No, sa may ating profile, may kita niyo dyan, katok-tok, click mo lang tong vehicle, okay? And then mamimili ka kung ano yung gagamitin niyo pong vehicle. Ito ha, doon sa mga riders po natin ha, at drivers po natin, pwede po dito ng hanggang 5 vehicle ang i-register. Pero hindi po pwedeng maulit na kung rider ka, nagpasok ka ulit ng isa pang motorsiklo. So per unit, halimbawa, motor, sedan, MPV 300, MPV 600, light truck, van, large truck, yun po yung pwede nyong gagawin. Pero kung parehas motor yan, hindi po yung pwedeng gamitin. Malinaw po ba yun sa lahat ng riders at drivers po natin? Okay, so kung halimbawa katok-tok, dalawa po ang iyong nire-register. Isa pong sedan at isa pong motorsiklo. So ang gagawin nyo lang, i-click nyo lang dyan katok-tok no? Kung ano yung gusto mong gamitin. And then click mo itong set as current vehicle. Okay, and then okay. And then mapapalitan na po yan. Okay, huwag po kayo magtaka katok-tok na bakit ganon mga katok-tok. Yung nakasedan ako ngayon, pero nakakasaga po ako ng booking ng pang motorcycle. O nakakasaga po ako ng booking na pang van o pang large truck. Okay lang yan, katok-tok. Normal pong nangyayari po talaga yan. Pero subukan mong i-accept, hindi mo po ma-accept yan. Kung ano po yung nakalogin sa inyo, sinelect nyo na vehicle, yun lang po yung ma-accept nyo na booking. Malinaw po ba sa lahat ng mga riders at drivers yan? Okay. Okay. Next. So kung napili mo na yan, katok-tok, ito na yung magiging itsura niya. Meron yung parang check dyan. Okay, next. Viewing dashboard. Yan, isa pa yan sa nabago at nadagdag doon sa ating Toktok driver app. So meron na rin po tayong dashboard. Itong dashboard na to, katok-tok, ginagamit po ito ha para ma-monitor nyo po yung mga kita po ninyo. No? So kung ikaw po ay part-timer, halimbawa, nag-iisip ka kung kailan yung rest day gusto mo. No, dahil magtotok-tok ka, dito, mamomonitor mo na. May kita mo yung mga frequency ng mga booking na na-accept po ninyo. Kung anong araw, anong buwan, anong taon, no? O, anong linggo, anong taon yung mga malalakas, anong buwan yung malalakas na booking. So dito, pwede kang makapamili. Halimbawa, katok-tok, ang rest day mo, Sabado-Linggo, nakita mo, mahina Sabado-Linggo, eh, kung pwede kang makapagpapalit ng rest day, katok-tok, para kung saan yung malakas na rest day, magbiyahe ka, mas maganda. Malinaw ba sa mga riders at drivers po natin? So doon, mamamonitor mo na yan, katok-tok. So ang pag-monitor niyan, gaya na sinabi ko, daily yan, weekly at monthly. Okay, at click nyo lang yung calendar yung nasa taas at pwede nyo nang i-set up yan. No? May kita mo dyan kung ano ba yung mga weekly performance po ninyo. Okay, next. Yung pag-change ng password. So click mo lang yung change password, lagay mo yung current po, and then i-set up nyo po yung bagong password nyo na. Okay? At ito pang isa pinakamaganda ka, Toktok. Alam ko, ito, hinihintay ito ng lahat, even yung mga operators po natin. Meron na po tayong health center. Yan! Alam ko, yung iba dyan, yes! May health center. May chat support na. Yan, maganda ba yan, mga katoktok, riders and drivers? Meron na po tayong chat support dun sa ating app. Okay? So, may kita mo rin ng katoktok yung security and privacy po natin. Terms and condition, soon i-upload na po natin yan dyan. And then, ito na yung pinakahihintay ng lahat, yung contact us. So, click mo lang yung contact us. May kita mo na dyan, katok-tok, no? Magta-type ka ng concerns mo dyan, follow-ups, or whatsoever para sa ating mga riders at drivers. And click submit and send. And then, pwede na nyo po maka-chat yung inyong, yung ating customer service. Malinaw po ba sa lahat ng mga riders at drivers yan? Tuwang-tuwa, alam ko, yung mga rider natin dyan na luma at yung mga operator natin dyan na luma, merong mga ngiti na sa labi dahil meron ng improvements, no? Yung ating Toktok driver app. Okay? Okay, next. Ito naman, pag-usapan naman natin, katok-tok. Yung mga bagay na dapat mong tandaan kapag gamit nyo po yung ating Toktok driver app. Okay, so yung pag-accept natin ng bookings para sa mga riders, pinapayagan po ni Toktok yung dalawang ongoing deliveries. Okay, sa madaling salita, ang tawag ng mga rider na veterano dito, double booking. Okay, doon sa mga hindi familiar dito sa double booking na to, katok-tok, halimbawa, kayo po ay meron nang na-accept na isang booking.
kahit hindi mo pa to natatapos, katok-tok, pag may pumasok ulit na isa pa dyan, pwede mo nang i-accept din yun. So, dalawa, pagsasabayin nyo kung pwede po. Malinaw po ba yun sa mga riders at drivers natin? Pero paalala, tok-tok ka, yung pinakita ko kaninang express delivery, priority delivery po yun. Hindi nyo po pwedeng pagsabayin yun or sabayan ng iba yun. Malinaw po yun, mga riders at drivers? Okay, at yung kaya mong sagapin, katok-tok rider, na mga customer na nagbubuk mula sa kinakatayuan mo, aabot po yan ng hanggang 3 kilometer radius. Okay? Sa mga drivers naman natin ng 4 wheels, sa ngayon po, one booking at a time lang muna tayo, at hanggang 5 kilometer radius naman yung kaya mong sagapin na nagbubuk na customer. Okay? Waiting time sa ating pickup location, binibigyan natin yung customer natin ng hanggang 30 minutes para ibigay sa inyo yung i-deliver mo. Pag wala pa siya ng 30 minutes, tawagan ng 3 beses, i-message ng 3 beses. Pag hindi pa rin siya nagpaparamdam katok-tok, pwede nyo nang i-cancel yan. At valid na yan na rason para i-cancel mo yung booking. Sir, ang tanong, mababayaran ba ako pag kinancel ko sa pick-up? Hindi po katok-tok. Okay? Dahil technically, hindi tayo pwedeng maningil dyan dahil po wala pang nangyayaring transaction. Pa-pick-up pa lang tayo. Okay, next. Sa drop-off location naman, katok-tok, ganun din ang nabibigay natin doon sa ating recipient para i-receive yung package. 30 minutes. Pag wala pa rin siya ng 30 minutes, tatlong tawag, tatlong text. Pag hindi talaga nagparamdam katok-tok, subject for cancellation na yan, katok-tok. Pero dyan, pwedeng-pwede ka nang maningin. Okay? Dahil may nangyari ng transaction, katok-tok, pick up mo na yung item, nandun ka na sa recipient. Okay? At by default, pwede-pwede ka na maningal, katok-tok ha. At by default dyan, katok-tok, kahit nilagay pa ng nagbook, yung customer natin sa recipient yung magbabayad, dahil nga hindi siya nagpakita, automatically, sender na po ang magbabayad niyan. Isusoli niyo po yung item dun sa sender. Okay, siya ang pagbabayarin natin. At dalawa dapat ang babayaran niya sa'yo. Katok-tok ha. Una, yung delivery fee na papunta mo ng recipient. At yung pangalawa, yung pagsusoli po natin no, sa sender ng item, yung return to sender fee. Sir, magkano yung babayaran sa return to sender fee? Same amount lang ng delivery fee yun, katok-tok. Kung 100 yan, yung delivery fee niyan, pagdating natin sa recipient, 200 pesos ang babayaran natin sa kanila. Malinaw po ba yan, mga riders at drivers? Okay. Katok-tok ha, para mabayaran kayo dyan, gaya na sinabi ko, isusoli yan. Pero huwag nyo munang i-cancel sa app ninyo ha. Kalma lang muna kayo. No? Huwag nyo munang i-cancel yan. Kasi eto na yung next. Kapag nabayaran na kayo, okay, at nasoli nyo na yan, kinakailangan kasi i-complete transaction mo yan sa app mo. Bakit kailangan i-complete transaction? Una, katok-tok. Kung tok-tok wallet yan, hindi mo makukuha yung bayad hanggat hindi mo nakukomplete transaction. Tama po ba, katok-tok? Okay? Sa pangalawa, katok-tok na dahilan, pag-click mo kasi ng I have delivered the item button, lalabas po yung camera sa tok-tok ka driver app mo para makuhaan nyo ng litrato yung customer at yung item. Katunayan na yung dala-dala mong item, successfully delivered nyo pa rin. Technically, pabalik nga lang sa sender. Malinaw po ba yun, mga riders at drivers natin? Yan! Okay. Anyway, mga katok-tok, doon po sa mga magtatanong na, sir, paano pag ayaw magbayad? Pag ayaw niya magbayad, katok-tok, hold nyo muna yung item niya. Huwag nyo munang isusoli and then tawagan nyo yung hotline number natin, yung 8424-8617 or pwede nyo gamitin yung contact center at i-report nyo po na yung customer ayaw magbayad ng delivery fee at return to sender para ma-assist po namin kayo. Malinaw po ba yan sa mga riders at drivers natin? Okay, next! Okay. Dito pa sa Toktok, medyo may kahigpitan po tayo pagdating sa cancellation ng booking. Okay, meron tayong mga violation. Pag sinabi natin first strike, ibig sabihin yan yung unang violation mo ng pagka-cancel. Okay? At kapag na-commit nyo po yung first strike po natin, 24 hours po, masususpend yung account po ninyo. And after 24 hours, automatically, i-reactivate po ng system natin yung inyong account. Next, pag second strike naman, katok-tok, pangalawang violation mo na, 72 hours naman yung magiging suspension po ng inyong account. And after ng 72 hours, automatically, i-reactivate po ng system natin yung inyong account. Okay, next. Pag inabot nyo po yung third strike katok-tok, hindi na po automatically magre-reactivate yung account ninyo.
kinakailangan nyo na pong i-request yan dito sa amin ng reactivation. Kailangan nyo tawagan yung ating customer service hotline number na 8424-8617 or pwede kayo mag-email sa hello@toktok.ph. Pero ito po ang payo ko sa inyo mga katokpak riders at drivers, ha. Kapag magre-request kasi kayo dyan ng reactivation ng inyong account, asahan nyo na yung mga reason for cancellation po namin ay ninyo, eh hahanapin po namin. Okay? Kung may maitatabi kang picture dyan, video, o kahit screenshot ng message ng customer, o kahit voice record, nausapan yung dalawa kung bakit na-cancel yung booking, mas maganda. Para pag hinanap po namin sa inyo yan, pinag-email namin sa inyo, mas mapapabilis po yung proseso ng pagre-reactivate namin ng inyong account. Klaro po ba yun sa lahat ng mga riders at drivers? Tandaan nyo, katok-tok, pag yung reason ninyo ng pagka-cancel invalid yan, halimbawa, ginawa ninyo, trip-trip nyo lang, in-accept mo nang in-accept yung booking, tapos kinancel nyo nang kinancel, o kaya naman, totally, wala kang mapakita reason kung bakit mo kinancel, eh, mas matagal pa sa 72 hours, katok-tok, pag yung pagre-reactivate namin ng account nyo. Ang default niyan, katok-tok, 7 days. So dapat, lagi dapat ha, yung cancellation natin, valid. Malinaw yan sa mga riders at drivers po na. Ayan, okay. Anyway, alam ko matatanong nyo to katok-tok, no? Sir, paano kung makukumit yung sinasabi mong violation, yung mga strike na yan? Okay, so eto naman yung logic ng cancellation natin, katok-tok. Okay? Nakikita po ba? Kita nga, thumbs up nga po kung kita sa screen nyo. Okay, so kapag nag-cancel ka po ng booking, katok-tok, okay? Ang magiging logic ng cancellation natin, yung system po natin, i-check niyo po lahat ng deliveries po ninyo. Kung yung deliveries niyo raw katok-tok, ang kinancel mo eh less than or equal 10, ang mangyayari diyan katok-tok, magre-recompute yung system natin. I-check niya ngayon katok-tok kung kahit dun sa deliveries po ninyo na yon eh meron kayong na-complete transaction na kahit isa. Pag meron kayong na-complete na transaction diyan na isa katok-tok, hindi nyo po ma-earn yung strike po natin. Okay? Pero, eto ha, katok-tok ha, pagka chinek nyo po yung system natin, no? Na wala kang completed deliveries, wala kang completed deliveries, ang next na checking ng system natin, check nyo po kung meron kang limang cancellation within 30 days. Kapag wala ka naman limang cancellation within 30 days, katok-tok, hindi nyo makukumit yung violation natin o yung strike. Pero kapag nakita ng system natin na meron kang 5 cancellation within 30 days, doon nyo na makukumit yung strike po ninyo. Okay? Malinaw yun sa mga riders at drivers po natin. Okay, ganun yung logic natin. Dito naman tayo sa may bandang kanan, katok-tok. Pag yung booking mo na, more than 10 na po pataas. So ang gagawin ng system natin, i-check nyo po yung pinaka-total deliveries po ninyo. Okay? At titignan niya dyan kung aabot ba ng 80% yung cancellation rate po ninyo. So kung 100 yan, katok-tok, titignan niya, aabot ka ba ng 80 ang cancel? So kapag yes yung sagot, makukumit niyo po yung violation natin. Pero pag no ang sagot, katok-tok, wala po kayong strike na ma-earn doon. Malinaw po yun sa mga riders at drivers po namin. Okay, so yan ha, katok-tok ha, alam niyo na kung paano gumagana. No, yung logic natin ng cancellation, ha? Para at least meron na po kayong idea. Anyway, mga katok-tok, eto na, no, yung nabanggit ko kanina sa inyo. Paano po ba magpa-top upload dun sa aking Toktok driver wallet? Yan. So kung may operator ka, katok-tok, ganito ka po magpapa-top upload sa iyong Toktok driver wallet. Oops, sorry. Paano mag-top up ng iyong load sa Toktok Rider Wallet? Madali lang! Tumawag sa iyong Toktok Franchise Operator para magpa-load. Buksan ang iyong app at i-click ang wallet para ma-check mo kung pumasok na ang load. Pwede ka na ulit tumanggap ng biyahe at kumita kasama ng Toktok. Diba? Dali lang! Okay. So ganun lamang mga katoktok. Kontakin nyo lang po mga katok-tok yung inyong operators. Mag-request po kayo sa kanila ng top upload dyan sa inyong Toktok driver wallet. Magkaiba yun katok-tok ha. Gaya na sinabi ko, yung Toktok wallet, digital wallet. Itong Toktok driver wallet naman natin, ginagamit naman ito sa top upload. So once na nag-top upload na yung inyong operator katok-tok,
papasok na yan sa Toktok driver wallet po ninyo. And dahil may laman na yan, pwede ka na pong mag-accept ng booking. And that's the time na pwede na natin sabihin na kayo po ay pwede na magbiyahe. Okay? Malinaw yan sa mga riders at drivers. So halimbawa naman, katok-tok, sabihin na natin, ang request nyo po doon sa inyong operator, 100 pesos yung pinatap upload mo. Pagpasok niyan sa Toktok driver wallet mo, katok-tok, pwede ka na magbiyahe. So halimbawa naman, katok-tok, kayo po ay nagbibiyahe na at merong ka pong natanggap na booking, ang delivery fee niya, 300 pesos. Okay? 300 pesos, katok-tok, ang delivery fee. Ngayon, pag-pick up mo ng item o pag-deliver mo kung cash yan, masisingil mo yung 300 pesos cash dun sa inyong customer. Kung Toktok wallet naman yan, papasok na yan dun sa Toktok wallet po. Okay? So cash mo makukuha yun, ha? On the spot mo makukuha ito. Yun. Okay, once na na-deliver nyo na po yung item, i-complete transaction nyo na po yan sa inyong Toktok delivery app. Tama po ba, katok-tok? Okay, once na na-complete transaction po yan dun sa Toktok driver app nyo, katok-tok ka, rider sa driver, that's the time na mababawasan po yung pinatap upload mo na 100. Ang ibabawas po ni Toktok dyan, yung kanyang commission na 20% ng delivery fee. So kung 300 pesos yung delivery fee mo, katok-tok, ang 20% nun, 60 pesos. Tama po ba yung aking math, katok-tok? So, yun yung mababawas. So kung 100 pesos yan, minus 60, ang matitira na lang dyan sa Toktok driver wallet mo, 40 pesos. Pero, kumita ka ng 300 pesos. Maaaring cash or maaaring pumasok dun sa Toktok wallet po ninyo. Malinaw po ba yan mga riders at drivers natin? Yan. Sir, ang tanong ko, paano naman ako magpapatap, paano ko naman babayaran yung aking operator sa aking request na top upload? So yun naman yung pag-uusapan ninyo mga Toktok rider, driver at ng inyong operator. Kung ano yung magiging bayaran po ninyo. Actually ngayon, mas pinadali na. Dahil kung may laman yung Toktok wallet mo, pwede ka nang mag-transfer ng Toktok wallet to Toktok wallet dun sa inyong Toktok operators. Malinaw po ba yun? So sobrang convenient na po no, kapag kayo po ay magpapatap upload dun sa operator ninyo. So pwede nang kaliwaan dyan, katok-tok. Okay? At para naman po dun sa mga rider at drivers po natin na walang operators, ito kung tawagin natin to mga in-house rider at in-house driver. Dahil sila po, no nag-a-apply, dito sa Toktok, wala silang nakilalang operator. At direkta silang nag-register dun sa website natin para maging rider at driver. So dun sa mga in-house po, ito naman ang paraan ng inyong pagpapatap upload. So ang kinakailangan nyo pong gawin, tawagan po yung ating hotline number na 842-48617 or mag-email po kayo sa hello@toktok.ph o pwede po kayo mag-message sa Facebook Messenger ng ating Toktok CSR o pwede nyo rin pong gamitin yung contact center o help center dun sa ating Toktok driver app para mag-request ng top upload. Ngayon, katok-tok, yan po ay na-request nyo na. Kinakailangan nyo gawin, katok-tok, mag-antay po kayo ng text message or email. Diyan nyo matatanggap yan. Pero on the spot naman yan, once na na-receive namin, isi-send po kagad namin sa inyo yung one-time payment link. Yung link na yan, katok-tok, ang kinakailangan mo lang gawin, pindutin mo, click mo lang at dito ka naman yan dadalhin sa page ng PayPanda. Sa mga hindi nakakaalam, yung PayPanda po na yan, isa po yung payment gateway. At doon sa kanilang page, katok-tok, may kita mo ron yung detalye ng inyong request. Ang payo ko sa inyo, mga in-house rider at driver, ha, bago mo bayarin yan, i-check mo muna yung details para hindi maligaw yung binayad ninyo. Tignan mo muna, katok-tok, kung tama ba no, yung amount base doon sa request mo. Pangalan mo ba yung nakasulat dyan, email address at mobile number. So kung okay naman, katok-tok, wala kayong nakikitang diferensya, eh pwede mo nang bayaran yan. So ito naman yung mga payment method na pwede mong piliin sa pagbabayad. Kung meron kang credit card o debit card, i-click mo lang yan. Online bank o e-wallets. Over-the-counter bank, ito yung pipila ka sa banko, doon ka magbabayad. Over-the-counter non-bank, ito naman yung mga bayad center, LBC, Cebuana, Emilier, Isipay, at marami pang iba. Okay, at pwede ka rin magbayad dyan through GCash. So kung ano man yung napapili mo dyan, katok-tok ka, rider at driver na in-house, gaya ng sinabi ko, i-click mo lang yan at i-click mo itong proceed and then bayaran mo na. After nyo pong mabayaran yan, darating na po sa inyo yung inyong pinatap upload. Pero paalala ko lamang din po ha, katok-tok, gaya ng sinabi ko, si PayPanda ay isang payment gateway. So every transaction dyan, meron transaction fee yan na kailangan mo bayaran. Dapat sabayan sa pagbabayad, katok-tok ka, yung top upload mo na amount at saka yung transaction fee.
Kasi pag hindi nyo po nabayaran yung transaction fee dyan, katok-tok, eh, asahan nyo na, wala pong darating sa inyo na top-up load dahil nangangahulugan lang nun, kulang pa po yung binabayad ninyo. Klaro po ba sa lahat ng mga riders at drivers yan na in-house? Okay, so yan yung magiging kaibahan nyo naman doon sa mga riders at drivers na merong operator, yung pagpapatap upload. Okay? Malinaw yan, mga riders at drivers po natin. Okay, at ngayon naman katok-tok, kung nararanasan nyo o maranasan nyo po dyan sa inyong Toktok driver app, bakit ganun sir? Yung aking driver app, eh, bumabagal, nagahang, o kaya naman naglalag. So, ito yung pinaka-basic na troubleshooting na pwede mong gawin dyan. Paano i-refresh ang Toktok Rider app? Pindutin ang settings at hanapin ang applications. Sa applications ay hanapin ang Toktok Rider app at pindutin ito. I-click ang storage at makikita mo ang dalawang options, clear data at clear cache. Pindutin ang clear cache para mabura ang mga unnecessary files sa ating app. Pwede mo ring pindutin ang clear data para ma-refresh ang app at pindutin ang force stop. Bumalik sa home at i-click muli ang Toktok Rider app. Pwede mo na ulit gamitin ang iyong Toktok Rider app. Okay, so ganun naman, katok-tok. Clear data, clear cache, manunumbalik na yung dating condition ng inyong apps. Doon sa mga nag-uwi na, sir, paano yan? Pagka nag-clear data, clear cache ako, lahat ng mga pinicture ko na proof of delivery doon sa aking app, eh, mabubura. Okay lang yan, katok-tok, kahit yan po'y mabura pa. Once kasi na nag-picture ka na at na-complete transaction mo na yan, recorded na automatically sa system ni Toktok yan. Ang kagandahan pa niyan, kahit tumagal ng taon yan, nandun lang sa system natin. Mababalikan natin yan kung sakaling may maghanap sa inyo ng proof of delivery. Basta katok-tok, nag-picture ka ha. Pag hindi ka nag-picture katok-tok, wala kang proof of delivery dyan. Malinaw po ba yan sa mga riders at drivers natin? Okay, at ito na, last topic na natin katok-tok. How to transfer rider and driver from one Toktok operator to another. So halimbawa, kayo po ay nag-umpisa rito na wala kang operator. Okay, na sinabi ko, in-house ka. Ngayon, yung kaibigan mo pala, kamag-anak, kapamilya, ay Toktok operator na. At gusto mo magpalipat sa kanya dahil kampante kayo, kakilala mo sila. Pwede po ba yan? Yes po, pinapayagan po natin yan. Okay, okay naman. Halimbawa, katok-tok, kayo po ay nag-start dito sa Toktok na meron na talagang existing na operator. Ngayon, sa anumang mabigat na kadahilanan, gusto nyong magpalipat sa ibang operator. Pwede rin po ba yan? Yes po, katok-tok, pwede rin naman po yan. So ano pong kinakailangan kong gawin? Step 1, katok-tok, rider at driver na merong balak magpalipat, kinakailangan nyo munang kausapin yung operator nyong iiwanan. Kausapin nyo ng masinsina niyan, magpaalam po kayo sa kanila na maayos na kayo po ay lipat na sa ibang operator. Para naman doon sa mga in-house po natin, hindi nyo na po kinakailangan magpaalam dito sa amin sa Toktok. Dahil automatically naman po, pag nagpaalam kayong lilipat sa operator, papayagan po namin kayo. Malinaw yun sa lahat ng mga riders at drivers po natin. Okay, anyway, step 2, katok-tok, yung operator nyo po, nalilipatan ang mag-i-initiate po ng transfer ninyo. Okay, may gagawin po siya sa kanyang Toktok portal, no, para ma-initiate po yung transfer na yan. Okay, yung mga operators dyan na hindi alam ang gagawin para ma-transfer yung rider, nalilipat sa inyo, attend po kayo ng orientation para sa ating Toktok operators. Okay? Step 3, katok-tok, yung inyong dilipat, yung inyong iiwanan na operator, marireceive niya po through email yung request ng pagpapalipat ninyo or pwede niya rin pong i-check yan doon sa kanyang Toktok portal, no? Para makita kung kayo ba ay nagpapalipat at siya rin po ang mag-i-initiate kung papayag ba siya o hindi. Malinaw po ba sa lahat ng mga riders at drivers natin yan? Ngayon, katok-tok, kung kayo po ay wala namang atraso, wala kayong utang at nakausap niyo ng maayos yung operator ninyo, eh kahit on the spot, pag na request yan, eh kahit 5 minuto katok-tok, matatransfer na kayo sa ibang operator. Ang magiging problema dyan katok-tok, kung meron ka pang problema dun sa operator mong iiwanan, may atraso ka pa, eh dun magkakaproblema yan. Malinaw po ba yan sa lahat ng mga riders at drivers natin? So dapat, klaro, maayos at nakapagpaalam po kayo. So mga katok-tok, dito na nagtatapos yung ating riders and drivers orientation. Yan! So, pwede ko nang buksan itong chat box natin, katok-tok, ha, para makapag-type ka na at may send nyo na po
yung inyong katanungan. So, yun ang katoktok. Naka-open na siya. I-type po na yan. At itanong muna regarding dito sa ating orientation. Okay? Oh, ang haba ka agad. Question po, Toktok wallet mode do payment ni customer. Biglang kinumplit ni rider yung booking tapos hindi naman na-deliver o hindi ginawa ang delivery. Ano po ang gagawin ni customer? Kinakailangan niya lang po mag-report dito sa atin sa chat support na Toktok. Oh, sorry. Para po mabawi po natin doon sa rider yung Toktok wallet. Okay? At may karampatan pong parusa yan once na ginawa po ng rider yan. Automatic, katoktok, ha? Meron pong parusa yan. Kung ma-hold yan, kung kailan ibabalik, pag-uusapan yan. Pag tinakbo talaga ng rider yan, katoktok, meron pong demanda na gagawin po yung company para doon sa rider. Okay? Bakit po may pending approval po sa portal? What to do next? Ako katoktok, Sarah, no? Feeling ko, just a question po ninyo, eh hindi pa po kayo nakaka-attend ng technical training for operators. Okay, okay lang naman nasagutin ko yan, Katoktok, pero mas malawig pa po kasi kung mapapag-usapan yan dun sa technical training. Kasi po ito po, pang rider at driver orientation. Pero dun yan, Katoktok, na didiscuss yan. Okay? Sir, bakit po sa help center ko wala pa pong gaya ng pinakita mo kanina na live chat? Ako, Katoktok, Sunny, meron pong next update mamayang hapon siguro kasi may naiwan dun sa ano natin. Doon sa update. So, magkakaroon ng patch. Mamayang hapon, hintayin nyo lang po, ah. Kasi kanina umaga lang na-launch yan yung ating update, di ba? At meron pong next patch yan mamayang hapon. Abangan nyo lang, Katoktok. At na-concern na rin po namin lahat yan. Yung mga sinasabi nyo sa amin. Okay? So, next, mamayang hapon, magkakaroon po ng patch nito ng ating app. Sir, bakit po naiba ang Toktok rider ko? Nag-okay na naging Toktok driver. Katoktok, ganun po talaga. No, kasi tayong lahat po ay driver technically. Driver ka ng motor, driver ka ng sasakyan. So, yun na yung tawag natin dyan. Toktok drivers. No? Okay. Hello po, about po sa update ng Toktok driver app. Hindi makita ang name ni customer. Hindi rin malocate muna ni rider. Katoktok, normal naman po talaga yun. Katoktok, Rochelle. Tama po ba yung mga veteranong rider na nagtok-tok dyan, yung mga attendees natin? Alam po yung iba nag-attend talaga. Hindi po talaga makikita kaagad dyan yung kompletong detalye ng customer. Ang kinakailangan dyan katok-tok, i-accept mo muna para makita mo yung kompletong detalye. Okay? Kasi nangyari na yun eh. Nung nag-uumpisa tayo, lahat yan nakalahad yung kompletong detalye ng customer. Pangalan niya at kompletong address, number nila. Anong ginagawa ng ibang rider? Pag hindi sila na yung nakakuha ng booking, ini-screenshot. Anong gagawin? Uunahan yung rider na naka-accept ng booking. Tapos ang gagawin, magpapanggap na sila yung rider na yun. So kaya natin ginawa yan, katok-tok, para maiwasan yan. Okay? Okay. Doon sa mga usapang scammer, katok-tok, Rochelle, gaya na sinabi ko kanina sa ating orientation, mababawasan na yan. No? Or mawawala na rin talaga yung totally, no? Sa pagtagal natin dito sa Toktok Wallet. Dahil gaya ng sinabi ko kanina, may approval kasi once na nag-apply ng Toktok Wallet yung inyong yung mga customer natin at yung mga rider, meron po tayong tinatawag na KYC. So ito yung Know Your Customer na verification. So ang mangyayari dyan, katoktok, gaya na sinabi ko sa inyo kanina, yung kayo po, yung application ninyo, ipapasa nyo yung ID po ninyo. And then, dun sa isang susunod na picture na ipapasa nyo, yung selfie ninyo na hawak-hawak yung ID. So, dun pa lang katok-tok, may kita na natin yung itsura ng customer. So, pwedeng-pwede na nating mabalikan yan kung sakaling i-scamming po kayo. Malinaw po ba sa lahat ng mga riders at drivers dyan? Pagka nakita ng customer natin yan, katok-tok, yung mga scammer, magdadalawang isip na mang-scam ng rider yan. Dahil makikita na talaga yung itsura nila at malalaman kung sino po talaga sila. At pwedeng-pwede na natin ipadampot yan if ever. Malinaw po ba sa lahat ng mga riders at drivers yan? So, yung mga usapang scammer na yan, katok-tok, unti-unti na po mawawala yan, no, dahil dito sa ating Toktok Wallet.
Paano po kung wala na yung dating operator at hindi alam ng rider kung saan hahanapin at magpapaalam? Paano nawala ka, Toktok? hindi na nagparamdam sa inyo, hindi na nagpakita. Kung ganyan yung cases, Katoktok, yung operator nyo po, kinakailangan nyo, pong, nyo na pong i-request yan dito sa amin. No? Mag-email na po siya sa hello@toktok.ph. Gawa siya ng request letter na i-transfer po ngayon. Applicable po ba dito ang auto-clicker na ginagamit ng ibang riders? Actually, Katoktok, eto ha, tanong, kahit itanong nyo sa mga veterano, pag gumamit kayo ng auto-clicker, mas mauunahan pa kayo makakuha ng booking ng hindi naka-auto-clicker. Tama ba ako yung mga veteranong riders dyan? Comment nga kayo, mag-yes nga kayo. Kasi Katoktok, sa totoo lang, mas malagpo pag auto-clicker. Okay? Mas may hirapan kayo kumuha, kaya huwag nyo nang tangkain. Tapos na, pag na-report pa kayo, na-picturean kayo na ganyan, automatic block po kayo sa Toktok. Sir, question po, paano yung customer nag-booking? Naka-indicate na di naman COD. Tapos dumating ng rider tsaka sinabing COD. Katotok, cancel yan. Mali yung booking niya. Okay? Gaya na sinabi ko, Katoktok, huwag kayong matakot mag-cancel kasi mataas naman yung cancellation rate natin. No? Hindi naman kayo mamamroblema niya. Isipin mo, sa 10, kung 80% yan, Katoktok, 8 doon cancel. Hindi naman lahat ng customer natin na ganyan na may problema. Okay, tsaka huwag kayo matakot, Katoktok, dahil nga meron tayong chat support, pwede nyo i-request doon, Katoktok. Kung valid naman yung reason ninyo ng cancellation, dito po sa head office ang cancellation po niya. Pwede po bang tricycle if halimbawa bibiyahe ako? Kung yan po yung nakaregister sa inyo dito sa Toktok driver app po ninyo, nakatricycle po kayo, pinapayagan po yan. Pero papaalalahanan ko po kayo ha, ipinagbabawal po yan sa mga major cities. At saka dito po sa NCR Metro Manila. Pinapayagan lang yan sa mga provincial areas. Hello sir, ask ko lang po sa new update ng Toktok driver app kung bakit ayaw mag-notify. Dati kasi nag-auto-notify. Katoktok, baka check mo yung settings po ng cellphone ninyo. Baka naman nakablock yung notification sa inyo. Okay, dahil sa amin po, ako actually, nag-download din po ako niya, nag-register ako. Meron naman lumalabas sa amin ng notification na may booking. Actually, ngayon nga, Katoktok, ang kagandahan dyan, may tunog na yan. Maririnig nyo na, Toktok, gaganan ko yan sa app ko dito. Okay? Sir, nabanggit nyo po kanina, pag Toktok food, merchant, hindi na po mag-abono sa rider. So it means ba online payment po ang gagamitin ni customer? Kaya katulad ng diniscuss ko kanina, Toktok, maaaring online payment gamit ang Toktok wallet, maaaring di pong cash. Ang kagandahan lang dito, pagdating ng rider doon sa merchant, wala siyang ilalabas na pera, pipick upin niya lang yung item. Paano ba sa inyo yung mga riders natin yan? Sa Toktok po. Okay. Hold na lang po ha, backread lang po ako. Paano po pag double booking? For example, ang first na i-deliver ni rider papuntang north at gusto ng double booking, paano malalaman na pa-north? Katoktok, naka-indicate naman doon, nakalagay dyan. So, let's say, sabihin na natin, nakalagay dyan, Makati yung pick-up. So technically, ang kukunin mo rin ng mga booking, ang pick-up Makati. Kung drop-off yan, Katoktok, Quezon City, ang kukunin mo rin na drop-off, Quezon City. Alangan naman kumuha kang parehas Makati, yung isa papuntang QC, yung isa papuntang Laguna, parang pinagod yun lang yung sarili ng Katoktok. May kita naman ng Katoktok, Rochelle, doon sa app. No? Saan yung pick up, saan yung drop off. So technically, hahanapin mo kung saan lang on the way yan sa pupuntahan mo. Okay? Pwede po bang brief explanation dun po sa voucher? Medyo nalito po ako. Okay, ulitin ko po sa may voucher ha. Pag dumating po yung Toktok food po natin, nag-lunch na yan. Ngayong, hindi ko pala pwedeng in-announce. Hayaan nyo na po sila boss ang mag-announce yung kung kailan ang launching yan. Pero sinasabi sa inyo, sobrang lapit na. Okay, anyway, yung voucher na yan, Katoktok, halimbawa may voucher po yung customer po natin. Sabihin na natin, walang voucher yung customer po na. No?
So, kung walang voucher yan, ganun lang. Regular lang na singilin yan. Kung cash yan, cash nyo pong singilin. Kung Toktok wallet yan, automatic papasok yan sa Toktok wallet ninyo. Pero pag may voucher po si customer, halimbawa ka Toktok, 50 pesos, less 50 pesos yung voucher niya. Okay? At yung delivery fee, katoktok, 200 pesos. So, kung paid by cash yan, yung 150 pesos, sisingilin mo ng cash dun sa customer. At yung 50 pesos, katoktok, yun naman yung papasok dun sa Toktok wallet mo. Okay? Kung yan naman po ay paid by Toktok wallet, eh wala ka nang po problemahin. Lahat yun, papasok yun sa Toktok wallet. Malinaw ba yun sa lahat ng riders at drivers po natin? Okay. Just to confirm po, kapag nakakuha ng express delivery, hindi pwede makakuha ng ibang booking hanggat hindi po na-deliver yun. Yes po, hanggat hindi nyo nakukomplete transaction yun, hindi nyo pwede i-accept yung ibang booking. Okay, sir, dati po pag may order tas di mo na-accept at na-refresh mo, mawawala. Then ilang refresh, babalik pag walang umaccept. Ngayon po, pag nag-swipe down, ka po, maglo-loading tapos walang refresh button, katoktok, tignan mo dun sa orders, baka nakatingin ka po dun sa deliveries, dun sa orders ka po tumingin. Okay? Paano po magkakaroon ng Toktok wallet? Nako, na-discuss ko na rin po kanina. Feeling ko po, no, medyo late po kayo dun sa ating orientation. Okay? Ang gawin nyo katoktok, every Monday to Saturday naman pong orientation natin. Tuwing alas 10 ng umaga at alauna ng hapon. So katoktok, pasok ka lang dun sa link na pinasukan mo ngayon. Same link lang naman yan. Agahan nyo lang katoktok para at least matutunan nyo po ano yung dinidiscuss natin mula umpisa hanggang dito. Okay? Pwede lang po, background lang po ako. Tanong ko lang po, ano po ang tamang proseso kung sakaling ganito po ang nangyari? Nakuha ni first rider yung booking. Nakuha na niya ang item tapos tumakbo na siya. Pero may nangyaring na-cancel sa booking ngayon. Pumasok sa second rider. Katoktok, hindi yan papasok hanggat hindi yan ina-assign sa kanya o hindi niya ina-accept. Tsaka hindi yan magkakaroon ng panibagong booking nang hindi po binubook ng customer yan. Okay? Nakuha niyo yung punto, katoktok riders at drivers. Ang customer fault po yan, ang mangyayari dyan, yung customer po yung, katulad na sinabi ko, kung habang nagbibiyahe yan, na-pick up na niya, susulit niya yung item kasi kinancel niya eh. Tsaka katoktok, huwag kayo mag-worry. Pag na-pick up niyo na yan, o kaya naman, di ba, pag nag-on the way to sender na kayo, hindi na pwedeng i-cancel ng customer yan sa app niya. Mawawalan kasi siya ng cancellation button once nag-on the way to send, na-click niyo na yung on the way to sender button dyan sa inyong Toktok driver app. So, huwag kayong mag-worry na gano'n. Habang nagbibiyahe ka, i-cancel niya bigla. Hindi na niya makakancel yan. Paano kung tumakbo ang rider ng hindi nakabooking? Ano ibig niyo po sabihin na? Tumakbo siya. Magmotor siya, katoktok. Hindi pwede. De joke lang. Okay, palinaw nga po ng question ninyo, katoktok Marcelino Escoles po, para mas masagot po kayo ng maayos. Boss, halimbawa, Manila yung recipient sa booking, pero makakita ng actual, Paranaque, Manila po ba ito? Katoktok, depende. Ito ha, ito, nagiging issue kasi ito ha. Kahit sa ang app naman, nangyayari po ito. Yung mga maps kasi natin, katoktok, especially yung Google Map. Ito para lang sa kaalaman ng lahat, ha, para at least na-educate po kayo regarding dito sa mga maps na yan. Hindi naman po kasi lahat ng nakasulat dyan sa map natin, kumpleto at tama yung address. Isipin nyo na lang, ha, Manila South Cemetery. Pag sinabi nating Manila South Cemetery, Manila ang nakalagay dyan. Tama po ba ako? Thumbs up po ako, tama ako. Pero saan po nakalagay yung Manila South Cemetery? Di ba nasa Makati? Katoktok. So, tendency, may kita mo sa app mo, Manila to.
Pero pag kinik mo katoktok, sinwipe mo ay Makati pala. Pero huwag kayong mag-alala katoktok dahil doon sa sinabi ko kanina na yung masasagap mo lang booking kapag rider ka hanggang 3 km radius lang yan. So kung wala yan sa radius nyo, hindi nyo matatanggap yan. Yung Paranaque na sinasabi ni katoktok kanina, may mga address kasi sa Paranaque na Metro Manila pa rin nakatag. Lalo na dito sa Taguig, halimbawa, Pinagsama Village, Taguig. Ang kasunod nun, Metro Manila. Ang nagiging address ng customer, Manila, dun sa app natin. Pero pag kinlik niya yung items, inaccept niya, dun niya makikita yung kompletong address ng customer. Okay? Pero hindi niya naman maano yan, katotok, hindi niya masasaga pag hindi yan pasok sa radius niyo. Okay? Sabi po ninyo, 3 km radius lang. Madalas, more than 3 km radius. Ayan, magandang tanong po yan, Katoktok Oliver. So, para ma-educate din po yung ating mga riders at drivers, ha. Pag sinabi nating 3 km radius, halimbawa, Katoktok, ito na yung gawin kong example, ha, itong palad ko. Ito yung gawin nating Google Map o Waze mo. Kung dito ka nakatayo, Katoktok, pag sinabing 3 km radius, isang diretsyon linya lang yan sa mapa natin na 3 kilometro. Okay? And then, pabilog sa'yo. Kaya sinabing radius. Tandaan nyo, katoktok, kung dito ka nakatayo at 3 kilometer yan, hindi kasama dyan, katoktok, kung sarado tong daan na to, saan ka iikot. Nakukanyin po ito, katoktok. Madalas mangyari yan. Bandang Paranaque. Tama ba ako? Katoktok, bandang Muntinlupa kasi doon, mga ikutin talaga. Hindi ka pa hindi naman kasalanan ng app natin, katoktok, kung sarado, ayaw magpadaan ng gwardiya doon sa subdivision. Nakukanyin po ito, katoktok. Isa pang halimbawa dito, nasa e-service road ka ng Taguig, katoktok. Ang nakuha mong booking, Merbil. Tapatan lang yon, pasok sa radius yon ng 3 kilometers. Tama po ba? Pero pag gumamit ka dyan ng mapa, katoktok, lalagpas ng 3 kilometers yan. Bakit? Bakit pwede nyo po ba? Yung gitna nyo yun, katoktok, expressway. Hindi nyo pwede paliparin ng diretso yung motor ninyo. Ano gagawin? Ituturo ng apps ninyo, iikot ka ng Nichols. O kaya naman, iikot ka ng SMB Kutan. So, lagpas po ng 3 kilometers. Tama po ba ako? Yung mga ganong klaseng factor, katoktok, wala tayong magagawa. Kasi isang diretsyon linya ang radius. Hindi po yan na hindi kasama dyan yung liliko ka kakanan ka. Nakuha nyo yung punto, mga riders at drivers. Isa pang example, para mas maunawaan ninyo, dito sa may Quezon City. Halimbawa, nakatambay ka dito sa may UP Diliman, campus. Okay? Ang nakuha mong booking, katoktok, Techno Hub. Tapatan lang yon, tama ba ako, katoktok? Pero yung gitna nun, anong gitna nun? Commonwealth Avenue. Hindi nyo rin po pwedeng tawirin ng isang diretso lang yon. Pag nag-Waze ka, nag-Google Map ka, anong gagawin? Paiikutin ka, U-turn, ang layo. So, hindi kasalanan ng hindi kasalanan ng app natin yun, katoktok. Radius kasi tayo sumasagap ng booking. Now, kung ano yung punto, riders at drivers, pero yung layo niyan, katoktok, itong kagandahan. Yung layo niyan, katoktok, mula pick-up location hanggang drop-off location, yun yung kinukompute ng app natin. Kung lumiko ka, kumanan ka, kumaliwa ka. Nakakuha nyo yung punto, katoktok. Pero yung pagsagap natin ng booking, wala kasing magagawa, katoktok, talaga yung app natin. Miski yung toktok, walang magagawa pag ayaw magpapasok ng gwardiya doon sa subdivision na yun at napaikot ka. Hindi natin kasalanan yun. Nakakuha nyo yung punto ko, riders at drivers. Okay. May plus 40 po ba sa mga COD, pabili, at express? Yes po, katoktok. Meron po yung plus 40. Actually, katoktok, ito, just to give you an idea, iba din po ang rate ng mga pabili service natin ng SM. Okay? Yung mga ano natin, yung mga SM pabili service natin, tsaka Robinson's pabili service, iba po ang rate din nun. Okay? Iba yung pag-grocery nila, iba yung rate na yun. Iba yung pabili nila ng gamot, iba yung pabili nila ng pagkain. Okay, so para lang alam nyo, katoktok ha, yung SM Pabili Service. So iba umiiwas dyan, katoktok sa SM Pabili Service. Ako, napakalaki po ng rate niyan. SM Pabili Service at Robinson's Pabili Service. Okay, pwede po ba ang non-pro driver's license? Ako, katoktok, ito. Alam naman natin, katoktok, nakasaad yan sa batas natin dito sa Pilipinas. No? Ang sabi sa batas, kapag kayo daw po ay maghahanap buhay, no? Gamit ang skills ninyo sa pagmamaneho, kahit daw gamitin nyo ito ng pampubliko o pampribado, kinakailangan kayo po ay professional driver's license holder. Asa yan sa batas, katoktok, na pag hindi nyo sinunod,
eh, malamang ticket ang kapalit, no? Bigyan ko kayo ng idea, pinakamababa niyan, 3,000. Katoktok, ang pinakamataas, alam ko HPG, nasa 10,000. Eh, mamili kayo, katoktok, magpapapro ka o linggo-linggo kang mahuli, tas 3,000 babayaran mo. Kamuha niya, ibig sabihin, huwag niyo ipilit pagkabawal, katoktok. Batas yan eh, wala naman tayong magagawa, hindi naman toktok ang naglagay ng batas na yan. Yung gobyerno po natin, eh dapat sumunod po tayo. Okay? Paano po i-register ang Toktok rider sa pabili service ng SM? O yung po may tanong ninyo, katoktok, yes ha? Hindi na kailangan i-register yan, katoktok, automatic kapag napadaan ka sa SM at may nag-book na customer dyan, masasagap ng rider yan. So ang gawin na lang ni rider, i-accept niya. Huwag kayong matakot sa mga pabili service ng SM, katoktok, legit po yung mga customer dyan. Usually yung mga nag-book dyan, mga taga SM din. Okay? Sir, avoid toll gates, highways, and ferries sa Google Maps settings. Yes po, tama po yan, katoktok, Realme, no, 6i. Yung mga baguhan na rider po dyan, eto ha, mga baguhan na rider ha, at saka drivers. Riders na lang pala, kasi driver, okay lang kung mag-ano sila, mag-toll gate. Yung mga riders natin na mga baguhan dyan, below 400cc yung mga motor, i-set up nyo po yung Google Map po ninyo. Kasi marami po talagang napapaako. Kahit ako, nung experience ko, na one time, big time na rin po ako dyan sa mga toll gate na yan. Di ba? Lalo na dito sa may, ano, sa may C5, papasok ng Skyway, maraming nabibiktima dyan, dire-diretso. Ang sarap kasi bumakbak ng mabilis na takbo dyan. Paglabas mo, toll gate na. Okay? So para hindi kayo mabiktima, mga katoktok, i-set up nyo po yan, yung inyong Google Map o kung yung inyong Waze. Okay? Anyway, mga katoktok, sorry po ha, doon sa mga nagtatanong dyan, no? At hindi ko na nasagot yung iba. At alam ko, yung iba dito sa atin, talaga na mga mayroong mga iba't ibang obligasyon din sa buhay. So siguro, dito ko muna tatapusin yung ating riders and drivers orientation. Pero syempre, bago tayo magpaalam, ako po yung magpapasalamat muli doon sa ating mga bisita ngayon na mga Toktok operators. Lalo-lalo na yung mga nasa ibang bansa pa. At nasa ibang panig pa rin ng Pilipinas, Papaluzon, Visayas at Mindanao. Maraming salamat po sa oras na nilaan ninyo dito sa ating orientation. At syempre, shoutout ko lang din at maraming salamat po sa mga bagong-bago natin. Miski mga luma na attendees natin at Toktok riders at drivers. Yung mga pogi, yan. So patingin nga muna ako ng mga pogi dyan. Ayan o, yung mga pogi natin, mga Toktok riders at drivers. May pagkagat-labi pa talaga si Katoktok ha. Maraming salamat po sa oras na nilaan ninyo dito sa ating orientation. At tawa, katoktok ka, marami po kayong natutunan sa orientation natin. Ang inyong lingkod po ay magpapaalam muna sa ngayon. Pero bago tayo mag-iwahiwalay, ako po ay mag-iiwan muna ng isang kataga sa inyo. Na kapag toktok rider ka, toktok driver ka, pogi ka. Malinis sumarap, maayos po sa. Maraming salamat po at rider sa driver sa ride safe palagi. At tatandaan ninyo, kapag kayo po ay magmamaneho, dapat laging malamig ang ulo. Salamat pong muli at paalam!